Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos, and if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Jin Suniza, hello everyone watching here. Hello po, kumusta po? Ano pong masasabi mo doon sa gumanap ako bilang character actor doon sa teleserye? Gumanap ako character actor doon sa teleserye na Rochelle. Ako po ay nababas ngayon ng million people. Ano pong masasabi niyo po? Nakakasagot lang yun si Pastor Yan. Pastor! Hindi, masasabi ko lang, ibig sabihin, sobrang galing mo mag-up. Kasi nagampanan yung role mo bilang isang kontrabida. Sabi ko, and syempre, nagpapasalamat ako sa Dr. kasi tinanggap mo yung role. Hirang tao kagaya mo na may lakas ng loob at tapang tanggapin yung role na kontrabida ng Rochelle na napakaraming supporters at sabi ka lang masama patungkol sa kanila ay talagang awayin lang. Pero dito sa akin, ikaw lang yung tumanggap at tumanggap ng role bilang isang kontrabida kasi nakita ko naman sa iyo yung bagay talaga sa iyo, potential. Kaya ikaw yung tinanong ko, di ba, na ikaw lang, okay lang sa'yo, ikaw yung kontrabida. Eh, tinanggap mo naman, kaya maraming salamat. Mayroon makahanap ng ganun eh. Mayroon makahanap ng ganung role, lalo na ngayon sa YouTube, maraming mga basho. Isa pa, isang vlogger, no? So, di ka natakot na marami ang mawala sa iyo subscribers, marami din manood. Kaya, ayun, pakiusap ko. Supporters, Dr. Love, kung po sila, kung hindi mo siya yan subscribe. Hindi po kaya subscribe, guro mo. Pag-usap po sa mga viewers natin, noong Kalingap community, noong Rochelle fans, siyempre dahil naman sa Kalingap, kaya nakilala din ang Rochelle fans. So, appreciate na natin si Dr. Love sa Kontrabida, part po yun ng Kalingap serye. Magkalip man tayo, hanggang doon lang, huwag na natin ilang hanggang sa tumating na ibaban natin mantong sa pag cancel pag-cancel kay Tom Burlap. Yung hindi natin panonoodin eh, kaya ano natin, ay ansa, kung naman ako doon. Kasi lahat naman po tayo kanina. Dapat nga, umbangan tayo sa kanya kasi tinanggap yung role na kayo. Which is napakahirap ng ganung role. Kasi si Kuya Tata, ano Kuya Tata, baka di na ito makatulog. Oo. Siya yung naging role, no? Ayan, so kung magaling tayo sa role, pero tayo magaling sa tao. Tanong mo. Ano bang plano mo sa Hidrika? Respeto natin si Ed. Ido. This is not the right time. Da. Magbuo tayo ng sa diba? Wow, tama. Ang gulo ngayon, magulo. Magulo. So, tutok muna tayo sa charity work ngayon. Narating ang time na ano rin, matatanggap din ng bawat isa. Wow. And yung love team kasi pangano rin ng pangubahan, pangbalansiyan. Doon sa... Hindi naman po kinaglalap team tayo, ay wala na yung charity. Actually, mas marami tayong tutulungan kapag may mga telesari tayo kasi yung mga artista natin, may sweldo po yan. May sweldo. Si Rachel, especially yung bida natin, malaking sawat yung sakit. Kada vlog natin, binibigyan ko ng 5,000 to 6,000. Minsan, pag mataas yung views, binibigyan ko ng bonus. So, sayang yung pumakatoglang tayo ng sa isang buwan. 4 o 5. Wow. Ilan yun? 25 to 30,000, di ba? Sayang. Mawawala kay Rachel ang lahat dyan. Pag tinigil natin. May meeting ko din, kami ako pang vlog na ito. Ito yung magiging scenario natin. So, okay naman. Masaya sila. Okay sa kanila. Excited na sila sa mga acting. Nag-enjoy sila. So, pero ano ngayon, sabi ni Kuya Pal ay... Tigil daw muna. So, hindi ko pa alam kung ano, tutuloy pa natin. Nalulungkot ako dahil ako pa naman ang pinakamahal na character actor na nakuha mo. Quality. Quality. Mataas ang talent nito. Mataas.
Tapi magkano ba ang sweldo ko kalinga from? Dahil sa mataas ang talent bigo. Kukunin na ako ng 50,000. Tuloy na natin. Bahala na mabasa ko. Hindi na kailangan mag wow. Alam niyo bang, lalo ko nang gigigin na gagawa ng eksena. Yung gusto ko yung payakin sila. Ikaw talaga ang magtrabido na natin. Oo. Wow. Bahala gusto ko silang ibibigay ang best. Sumisikat sa teleserye. Gusto ko ibigay yung best, yung best ko. Dapat pa lang na paano ko sila kasutil ng kalinga. Oo. Alam ko na for the first, ano, yung mababasa ko, masisira channel ko sa mga unang linggo. Pero alam ko sa launa, maintindihan nila ako. Anong series? No. Oo. Na kailangan din, hindi porkit loving. Hindi. Kailangan talaga natin yung dadaan tayo sa sakripisyo. Kailangan natin magkaroon ng, para may pagpipilian yung, magkaroon ba ng ano ba, yung education. Yeah. May karoon siya ng lesson doon sa teleserye na ginagawa natin. Na hindi lang, hindi nabuo ito, puro sa para pag-cute lang. At hindi ito binuo para sa pera lang. Binuo ito para mabigyan ng trabaho yung mga tao. Isang teleserye kasi kailangan talaga yung pagkabita. Oo, si Arjun, mawala na naman kita. Ano ba? Si Arjun. Magkampay na naman yun. Okay, si Ryan, oh. Si Patrick. Mm. Sa lahat na nagre-react dun sa mga kaya. Oo, oh, madami. Hindi nila naintindihan yung real, ano, real essence ng Kalingap serye. Sana maintindihan nila. Isang araw mapagpag-isip sila. So, ayun po mga Kalingap, naipaliwanag na po lahat ni Kalingap. Wow. Ang buong essence ng ano, ang buong istorya, buong katotohanan sa paggawa ng Kalingap serye. Sana isang araw may makapag-isip kayo na hindi lang po puro pag-ibig lamang ang ating pinag-uusapan pagdating sa teleserye. Kailangan po talaga na mayroon na tinatawag na kontrabida. At handa po akong ibigay aking best para lang maibigay yun. Mapasaya ko lang kayo. Salamat po. At maraming salamat po sa patuloy yung pagmamahal kay Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlogs at Kalinga Vlogs. Dito rin kay Jin Senisa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.